natin, mga pangalan yung nakaungit sa puso nila yan. Chuck Machas, binabati ko. Justin Approved, binabati ko. Yung mga nandiyan, support ko pa dyan, binabati ko. Yung aking mga pamangkin dyan, ha? Okay. binabati ko kayo lahat. Pati yung mga empleyado ng Petron dyan sa may Java Hotel. Java Hotel dyan sa Lawag. Oh. Okay. Chef Nario, magandang umaga. Okay. Lee Art. Hi, Sir Francis. Good morning. Ariel De La Cruz. Okay na ba yung video? Ako po. Yan yung report. O, eto na po ang report. Ako po'y tuwan-tuwa. Alam niyo kung bakit? Ha? Anong pangalan niya? Si Rickney Hakala. O, tangena. Ang laki ng kalembang na itong lalaking to. Kumakalimbang ang yard balls nito. Ah, asan? Lakasan mo. Mabigas ako. So, ngayon, mas mag-aati ito. So, hindi na ho natin kinakailangan pag... Ayan. Ito ha. Panoorin nyo. Itong si Rickney Hakala. Ha? Sinagot niya yung challenge ko, ha? Lintik ang bayag nito, kumakalimbang. O, tatina, talagang pinangalandakan niya na sinasagot ko yung challenge mo, Mr. Barcos. Alam niyo po, ako po'y natutuwa. Very successful. Dapat, yung mga mayayaman dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, na ang pera ay talaga namang hindi nababawasan, ay, gayahin nyo to. Eto, lintik ang kalembang nito. Eto, panoorin nyo mga kaibigan. Ha? Tingnan nyo po yung ginawa ko. Kinisin ko sila. Eto po. Ayan. Joe, kakatapos lang namin mag-withdraw, ano? So, eto na po yung ipamimigay namin sa 2,000 katao, ting 2,000. Okay, so sa 2,000 po na makaka-receive na ting 2,000 pesos. Okay, good luck po sa inyong lahat. Okay, alam ko po, hindi po kaya mabigyan lahat nito ngayon. Pero... yung mga kumpanya, malalaking kumpanya dyan, AIM Global, Royal Business Club at saka Prontro. Okay, lagpasan nyo yung gagawin ko. Okay, doblehin nyo po kung maaari lang. Sobrang dami yung pera. Hinahabon ko kayo. Okay, kayong tatlong malalaking kumpanya kahit kayo lang ho. Okay, sina-challenge ko ho kayo. Okay, mamigay din kayo ng pera. Okay, so now, Sir Leo Francis, Leo Marcos. Okay, saludo ko sa iyo, Sir. Your challenge is accepted. 4 million po ang pamimigay natin. Okay? Although, cash kasi ito eh. Yung pinamimigay kasi ni Sir, nakikita ko sa live, Sir. Oh, yan, yan. Palakpakan niyo kung taong to. Putang ina. Lintik ang kalembang nito. Ha? Rickney Hakala. Ito po pangalan niya. Ayan po. Hindi po 4 million ang kanyang pinamigay. Ha? Hindi po 4 million. 4,130,000. Ha? Oh, tana, lintik ang kalembang ng taon to. Ha? Ulitin ko huli yan. Mamaya, maya konti. Nakita niyo po. Sabi ko nga po, courage is not having the strength to go on. But, it will go on if you don't have strength. The Lord God told me to do this. Ang sabi niya, gawin mo to at akong bahalang gumising sa mga taong mga anak ko. So ako lang po yung mitya. Ngayon, nag-ignite na. Boom! Ang higit pong panalo ay ang mamamayang Pilipino. Yan po, si Rickney Hakala from Davao City po yan, ha? Aka na, pa-play uli natin. From Davao City ho yan.
sinagot niya yung challenge ko. Grabe, lintik ang kalembang nito. O, panoorin nyo, isa pa. Saan ang volume? Ito pa, mga kaibigan, ha? Alam niyo po, dapat laging kailangan marami tayong nanonood. Ikalat niyo na po itong mga video na to. Sige, ikalat niyo po muna. Ulitin natin to, ito. Ulitin ko po, ha? Panawagan ni Rikmi Hakala. Sinagot po niya yung challenge ko. Ito po. Ayan. Joe, kakatapos na namin mag-withdraw, ano? So, ito na po yung ipamimigay namin sa 2,000 katao, tig 2,000. Okay, so sa 2,000 po na makaka-receive ng tig 2,000 pesos, okay, good luck po sa inyong lahat. Okay, alam ko po, hindi po kaya mabigyan lahat ito ngayon. Pero, yung mga kumpanya, malalaking kumpanya dyan, AIM Global, Royal Business Club, at saka Prontro, okay, lagpasan nyo yung gagawin ko. Okay, doblehin nyo po, kumaari lang. Sobrang dami nyong pera. Hinahamon ko kayo, okay? Kayong tatlong malalaking kumpanya, kahit kayo lang, oh, okay? Kina-challenge ko ho kayo, okay? Mamigay din kayo ng pera. Okay, so, now, Sir Leo Francis, Leo Marcos. Okay, saludo ko sa iyo, sir. Your challenge is accepted. 4 million po ang tamimigay natin. Okay? Although, cash kasi ito eh. Ah, ito. Hello. Ah, ayan po pangalan niya. Putat, sinales niya. AIM Global, ano pa? Royal. Royal, ano pa? Front row. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Ah, AIM Global, sabi ni, backward mulet, isa pa yan, mamaya bago tayo magpaalam. Oh, Rikmi Hakala, hindi po 4 million yung kanyang pinamigay. Nadagdagan, ginawa niyang 4,130,000. Wow! Ano ka ngayon? Oh, AIM Global, Royal Business Club ba? Tama ba? Baka magkamali ako ng banggit, ha? Tama ba? At saka front row, ha? Ano? San ba makmak daw ang pera nyo? Tanggapin nyo yung challenge ko, ha? AIM Global, front row, at saka Royal. Royal. Ipi-playback ko na lang uli. Mahirap magkamali. Baka mamaya kung anong Royal yan. Ha? Yung tatlong kumpanyang malalaki na marami daw pera. AIM Global, Royal, at Front Row, ha? Tatlong kumpanya. Sumagot naman kayo. Kung hindi, araw-arawin ko kayong kakalimbangin. Pag hindi kayo sumagot sa challenge ko, yung tatlong kumpanya na yan, alam na ng taong bayan kung sino mga kumpanyang susuportahan nila pagdating ng darating na araw. So, AIM Global, Royal Business Club, at Front Row, tanggapin nyo yung challenge namin. Eto, si Rikmi Hakala, hindi ho 4 million yung kanyang binamigay. Ito po yung update. 4,130,000 pesos. Lintik ang kalimpang ng taong to. Yan po yung sinasabi ko. Rikmi, mabuhay ka. The Lord God, bubuksan niya ang durungawan ng grasya ng langit sa iyong tahanan. Maniwala ka sa akin. Bubuksan niya yan. Bubuksan niya ang durungawan ng langit ng grasya. Ha? Pakita niyo? Ganyan gumawa ang Diyos. Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, huwag ho kayong mag-isip na napabayaan kayo. Ang gobyerno po ay patuloy na gumagawa ng paraan para sa ating magandang kinabukasan. Okay? Ang gobyerno po ay hindi tumitigil. Sinosort out ng gobyerno ang lahat ng kanyang resources para matulungan ang kanyang mga mamamayan. Okay? Totoo po yun. Yun po. At ngayon po, tayo namang mamamayang Pilipino, alam naman natin na hindi ho kakayanin ng gobyerno lahat dyan. So, kung ako po yung promotor, kung ang tawag dito ay kayabangan, kagaguhan, at kahambugan, wala ho akong pakialam kung ano itawag niya. Ang importante, ginising ko po yung mga kalembang na mga natutulog na bayani. Yun po yung sinasabi ko. So, ang higit na nakikinabang ay ang mamamayang Pilipino. AIM Global,
kung nakikinig lahat ng member ng M Global, M Global, Royal Business Club, Front Row, tanggapin niyo yung challenge ko. Tanggapin niyo. Hinahamong kayo ni Rickney. Tinanggap na niya ang challenge ko. At siya rin ang nanawagan sa inyo. Ngayon, nananawagan na rin ako sa inyo. Na kapag ka hindi niyo tinanggap ang challenge namin at talagang nagtulog-tulugan kayo at hindi kayo tumulong sa ating mamamayang Pilipino, hindi niyo tinulungan ang ating republika, ibig sabihin, makasarili kayo. Challenge lang to. Nothing personal. Yun lang. Kung gusto niyo tumulong, okay. Kung hindi, okay. Bahala na taong bayan. Bahala na taong bayan sa inyo. Pero kung meron kayong puso at talaga namang magagiting kayong lalaki, magagaling ang inyong pamumuno, aba, tanggapin nyo, kaprasong challenge lang to. Ulitin ho natin, ulitin natin. Alam nyo, ako promotor nitong kaululan o kagaguhan o kawalang yan, hindi naman kawalang yan siguro to, o kung anong tawag nyo gusto nyo, o kung gusto nyo kayapangan, kahapugan, lahat, it doesn't matter. Ulitin ko po, para po marinig ng sambayan ng Pilipino, eto si Rickney Hakala. Aliliwanagin ko, hindi po 4 million ang kanyang pinamigay. 4,130,000. Ulitin ko po, ayan po. Ayan. Joe, kakatapos na namin mag-withdraw, ano? So, ito na po yung ipamimigay namin sa 2,000 katao, tig 2,000. Okay, so sa 2,000 po na makaka-receive na tig 2,000 pesos. Okay, good luck po sa inyong lahat. Okay, alam ko po, hindi po kaya mabigyan lahat nito ngayon. Pero, yung mga kumpanya, malalaking kumpanya dyan, AIM Global, Royal Business Club at saka Front Row. Okay? Lagpasan nyo yung gagawin ko. Okay? Doblehin nyo po kung maaari lang. Sobrang dami yung pera. Hinahamon ko kayo. Okay? Kayong tatlong malalaking kumpanya kahit kayo lang ho. Okay? Sina-challenge ko ho kayo. Okay? Mamigay din kayo ng pera. Okay? So, now, Sir Leo Francis. Leo Marcos. Okay? Saludo ko sa iyo, sir. Your challenge is accepted. 4 million po ang ipamimigay natin. Palakpakan nyo itong taong to! Problema. Nakita nyo? Ito po, si Rickney. Ayan po pangalan niya. Rickney Hakala. 4,130,000. Laking bagay niya para sa ating mga taong bayan. Namimigay na siya. Ayan. Rickney Hakala. Kaya kayo, mga malalaking kumpanya, gising na. Wala, araw-arawin ko kayo, kakalempangin ko kayo. Pag wala kayong ginawa, pag hindi kayo tumulong sa ating mamamayang Pilipino, I will be the one who announce. Ibig sabihin, hindi kayo dapat suportahan ng ating mga kababayan. Hindi kayo susuportahan ng ating mga kababayan pagka nagkataon. Challenge ho yan. So ibig sabihin, alam na ng ating mga kababayan kung sino yung karapat-dapat nating suportahan kung matapos tong pandemic na to. Diba? Hindi ko ho alam kung kayo tumulong na o hindi pa. But according to this man, Rickney Hakala, sina-challenge niya kayo. AIM Global daw. Ano pa ba? Royal Business Club daw. Front Row daw. Tapatan niyo to. Ito, malaki kalempang nito. Tinapatan yung challenge ko. Sinagot. Mamaya po mga kaibigan, magre-report po ako, i-upload ko po yung mga videos kung saan nakarating, yung mga na-review namin kagabi na mga nagpadala ng message dito. Uulitin ko po, pagka ikalat niyo po ito, mag-message kayo rito, babasahin po lahat ni Yama at saka ng tatlong kasamahan ko, tapos i-PM niyo po kayo sa mga messenger niyo. Pag PM, padala kayo ng picture na talagang kung ano yung katatayuan niyo, kahit po sa Lala Move o anumang move yan na magdadala, kaya grab o bahala na dyan, ay papadalan po namin kayo. Diaper, huwag na po mag-diaper, lampin na lang. Yung gatas na lang po importante, basta yung baby mabuhay. Huwag nyo kong pasusuhin ng tubig.
o kaya ng tsaa at hindi ho maganda yun. Ha? Ulitin ko lang po, nagtagtag po tayo ng panibagong 15 tonelada para dyan sa lalawigan ng Cagayan. Bukod doon yung nauna, meron pa po. 5 tonelada para sa munisipyo ng Santa Teresita. Mayor de Gracia, pakihintay lang po. Iko-coordinate ko na. Darating po yung 5 tonelada dyan. At ikatlong distrito, may another 5 tons pa huli kayo. At syempre, tayo rin ho ay magbibigay sa DSWD natin sa ating gobyerno ng 10 tonelada ng bigas. 10 tonelada po yan. 5 tonelada rin po dito sa Mexico, Pampanga. Kay Mayor Tumang. Okay. Ayan po ay nakapacilitate na, nakaready na po ron. At yung truck po, hinihintay lamang po na matapos lang itong didiretso na po yan. Para pakinabangan po ng ating mga mamamayang Pilipino. Ayan. So hanggang sa muli, lahat ng mga, alam mo na, yung mga, hindi ko alam kung support pa rin kayo eh. Ha? Double figure po yan. Ano naman ang pinamigay nito? Marami po. Mga food relief po. Mga goods. O eto pa. Tingnan nyo yung ating ka-fever, yung fever natin, ibang klase na. Davao City! Mabuhay ka! Meron kayong John Agaraw, Libres Dante, Roel Buado, Cyril Rodriguez, Challenge Accepted FLM Fever. Ang dami hong pinamigay nito. Mga grocery, lahat-lahat, napakarami ho. Ang higit na nakinabang yung ating mga mamamayang Pilipino. Ayan po. Naglalabasan na sila. Yung mga natutulog na kalembang, yung mga nasupot na nagpatuli. Naglalabasan na. Inabati ko lahat ng ating mga nurses sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yung ating mga kapulisan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Inabati ko kayong lahat. Yung mga kaibigan ko sa General Santos, sa Sultan Kudarat, sa Tacurong, sa Lambayong, Agduma Family, Engracia Family. Binabati ko po yan. At syempre, yung aking tatang, si Dato Armando Mastura at si Dato Tukaw Mastura at yung mayor ng Sultan Mastura, yung aking kapatid na si Dato Raup, ha? Mga Mastura family sa Sultan Mastura, Sultan Kudarat. Ganun na rin po yan, Cotabato City. Yung si Cintia Gani, ha? Magandang araw po. Wala na, namatay na kasi yung kaibigan ko na si Mayor Japal Gani eh. Ayan, binabati ko po kayo lahat. Lahat-lahat. Diyan sa Maguindanao, Mindanao, ha? Yung mga taga-Jensan, binabati ko po kayo lahat. Magandang araw po. Araw-arawin ko, kakalembangin ko yung mga kalembang nyo dyan. Tutuliin ko yung mga supot. Ay, help me God. Sa dami ho ng aking binabato, ay, walang problema. Kaya magandang sound. Ha? Ano? Mayor? Naku! Mayor! Nasaan ka na? Sino gumawa nung kanta na yun? Ha? Ito po yung kaisa-isang vlog na walang soundtrack. Personal soundtrack. Inanintintin! Alam nyo, ako'y natutuwa, nagagalak ako, ang dami kong tumatawag sa akin. Ite-text ako, boss, tinanggap ko challenge mo, ito yung video. Wow! Damn! Marami na kong natuling taon dahil nagpatuli. Ha? Grabe! Pararangal lang kayo ng Diyos. Totoo po yan. Pararangal lang kayo ng Panginoon. Buksan nyo ang inyong puso para sa maliliit nating mamamayan. At siguradong bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya ng langit sa iyong tahanan. Ako na ako magpapatuloy. I would not expect na ganito ako mag-grow. Na mag-grow itong channel ko immediately. Yeah. I spend one from the bottom of my heart. God gave me 100-folds. 1,000-folds. God gave me a lifetime supply of money for you. Ito, masasabi ko, itong channel ko, lifetime supply ho ito.
unstoppable because God want this to be. Alam niyo po, sama-sama ika nga, malalampasan natin yan. Ha? Di ho ba? Hmm. Yung mga kumpanya ho na tumulong at yung mga taong tumulong, sabi ko nga ho, inaalala ng taong bayan niya. Parang si World Balance. 3 weeks ago, when I started this challenge, yung kaibigan ko, yung may-ari ng World Balance, si Bernard Chok, call me. Sabi niya, Tol, sama ako dyan. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Aba, hindi pwede. Kailangan banggitin ko yung pangalan mo para maggayahan yung iba. O, ayan. Alam nyo na, mga kababayan, eh syempre, pagkatapos ng pandemic at kayo mamimili ng sapatos, ha? Ha? Alam nyo na, ha? Sino pupuntahan nyo? Si World Balance. Oy, World Balance, maganda ka na ng maraming sapatos, baka magkapakyawan dyan. Ha? Nakita nyo? Magkakapakyawan ng World Balance dyan. Ayan. O, sige. Ano pa bang pwede kong gawin paraan, ha, para magsigising kayo? Meron kong malaking kumpanya na apat po eh. I-endorse ko daw sila. Sige. Pero hindi ako tatanggap ng pera sa inyo. Ha? Kung ano yung produkto nyo, ha? Hihingi ako ng tigdadalawang truck ng produkto nyo. Ha? Ipamimigay natin sa mahihirap. Kung damit yan, bigyan natin ng mga damit yung mahihirap na walang damit na nakatira sa squatter area. Ha? Kung pagkain yan, magbigay tayo ng 2 truck na pagkain sa mga nakatira sa squatter area. Yan. Yan. Hmm. Sana na. Basta tayo. Magandang umaga, Idol FLM. Sana mapansin nyo na talaga ako, Idol. Kasi ikaw lang talaga ang makakatulong sa amin, mag-asawa. Sana kontakin mo ako sa Messenger Idol, Lani Amarilye. Kunin mo nga to. Yama. Kunin mo to. Nanonood ka dyan? Nanonood ka ng mga comment dyan? O sige, nanonood ka pala ng mga comment. I-message mo yung mga karapat dapat i-message. Tapos tignan natin kung anong mover yung pwede. Kung yung mga gatas-gatas lang na hindi naman kalakihan ng presyo, padala na natin. No? Pasensya na ko kayo, nag-iisa ako. Kaya ang ginagawa ko po, kinakalempang ko na lang yung ibang mga tao na ako po'y patuloy na tumatawag. Tinatawagan ko yung mga kaibigan ko sa mga probinsya. Challenge ka, tanggapin mo yung challenge ko. Pag hindi mo tinanggap yung challenge ko, pagkatapos ng pandemic na to, hindi na tayo magkaibigan. Ganun? Sige na nga. Ayan, yung po yung nangyayari. Ako ay natatawa. Ako ay natatawa. Ganun na talaga. Pag hindi ko tinanggap yung challenge ko, hindi na kami magkaibigan. Hindi na. Ano ngayon? I lose someone not really helping the others. Di ba? Awa naman ho ng Diyos. Lahat ng natawagan ko pa nga nagsisagot ho talaga. Biruin nyo, I'm willing to lose all my friends. kung hindi ho ganun ang gagawin ko, baka pagkatapos ng pandemic, tigok na tayong lahat, wala na rin akong friend. Tama ho ba? Wala rin akong friend, magkakamatay ho eh. Kung hindi man kami mamatay sa panic, kung hindi man kami mamatay sa panic room namin, ha? O hindi man kami mamatay sa panic room namin, baka lusubin kami ng mga Pilipinong gutom. You know, so sa akin, pagtawag ko sa kanila, ito ha, pag tinawagan ko yung kaibigan ko, tanggapin mo challenge ko, tulungan mo ko, hindi ko kaya mag-isa to. Kahit sa ano, hindi ko hinihingi na ubusin mo yung pera mo. Kung ano lang yung sobra o kung ano lang yung kaya mo, at least makatulong ka. Kapag ka hindi mo tinanggap ang challenge ko, wala ka ng kaibigan. Pagkatapos ng pandemic na to, wag na wag mo akong tatawagan. Dahil tuwing makikita kita, hihiyain kita. Ganun ho ako kasarte ko. Sagot mong kaibigan ko, ha? Bakit? Seryoso ka? Opo, seryoso ako. Anong gagawin ko? Bumili kang bigas, bumili kang grocery, ipamigay mo. Saan? Diyan, sa kapitbahay mo, yung mga mahihirap dyan na tinamaan ng COVID. Ganun.
I'm willing to lose my friend. Huh? Eh, doon ko malalaman kung kaibigan ko talaga sila. Pwede naman kasing kaibigan ko sila, we got you back, we got you back, we support you. Ah, blah, 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 pinagtatanggol ka namin. What the fuck? I don't need you to defend me. Huh? Let the history take its course. Huwag niyo akong i-defend. Ah, hindi ko kailangan yun. But accepting my challenge to helping our fellow countrymen, that's something. Ako magtatanggol sa inyo. Ako magdi-defend sa inyo. Even if it caused my personal pain, walang problema. Ganun ho mga kaibigan. Awa naman po ng Diyos lahat ng kaibigan ko, pati sa industriya ng artista, nagsisagot ho sa challenge ko. Ha? Lahat ho ng kaibigan ko. Eto, babatihin ko ho ito. Eto yung mga nagsisagot sa challenge ko. Eto po. Ang nag-text po sa akin, yung artista, si Rob C. Ha? Si Rob C po. Eto si Rob C. Sabi niya, mga kaibigan natin nagsasagot sa challenge nyo. Ha? Hindi ko na muna lalahatin. Sobrang dami. Special mention na muna sila. Tagal na nag-request, boss. Talagang sinagot ang challenge mo pagtawag mo. James Blanco. Oh, yan. Malaki kalembang yan. Sumagot sa challenge ko. Babasahin ko lang sa inyo yung mga artista na mga tatatawagan ko na tumanggap ng challenge ko. Kasi sabi ko, if you don't accept my challenge, you are no longer my friend no more. Oh, pakinggan niyo po. James Blanco, magandang umaga, mabuhay ka. Jean Padilla, ha? Mabuhay ka. Mark Alan Poe, nephew ni FPJ, mabuhay ka. Our brother, of course. Guwapo to, eh. Medyo may edad na to. Mas matanda lang sa akin. Mas matanda ko sa akin ang hamak ko. Pero pagka magkatabi kami, mas pogi sa akin. Nakakainis eh. O, yung brother ko, Emilio Garcia. Ha? O, ito ay magpapadala ng video na talagang nung tawag ko sa kanya, tinanggap niya yung challenge ko. Emilio Garcia, mabuhay ka. Jeff Tan. Jeff Tan of Rap Group. Ha? Ah, Jeff Tan, ah, Jeff Tam, Tam, ah. Sa freestyle rap yan, ah, okay. Richard Kwan, ah, Direk Gabi Ramos, puta pati mga direktor, ah, mga direktor nagsitanggap ng challenge, ah. Direk Gabi Ramos, Direk Aya Topacio, Direk Jojo Nadella, ah. Yan po, ah. Yan, nire-report ko lang ko sa inyo. Pati itong mga barangay captain na to, Ferdinand, ah, Cap Jack Vargas, ah, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, Konsehal Romy Sikat of Orani, Bataan, Dexter Requisa from Santa Rosa, Laguna. Wow! Andiyan, mga kabrad ko, okay. Jason Mungkal from Chicago, USA. Wow! Iba. Philip Benedicto from Paris, France. Clyde Soluta from California, USA. Rubini Tabusares from Egypt. Iris Debulgado from Dubai. Attorney Raul Miranda of Bacolod City. Ito po yung ating mga kaibigan na nagsitanggap ng aking challenge. Ha? Akalain mo. Ah, sinabihan ko sila. Ay, alam mo yun po, sabi ko. God. The enemy are destroying me. I don't know what to do, but I'll take the lead. If you want me to take the lead, then I will. Then be it. I'm not only willing to lose wealth, but I also willing to lose friend that they got my back. Sabi ko, hindi ko kailangan na ipagtanggol nyo ako. Hindi yan ang hinahanap ko. Tanggapin nyo yung challenge ko. Suportahan nyo ako dito sa advokasya ko na ma-survive ang ating lipunan. Matulungan natin ang ating mamamayan at the same time makatulong tayo ng konti sa ating gobyerno by maintaining the peace and order. Yun ang sinabi ko. If not, you will lose me and I will lose you. Alam nyo po, 100% sa lahat ng kaibigan ko. Yung isa nagbenta na ng kotse.
dahil wala ho siyang pera. Nag-fast break ng kotse mabilis lang para makatulong sa ating taong bayan. Si Konsehal Romy Sikat po, hindi nag-video, pero tinupad niya yung challenge ko. Ayan. Dahil ayaw ko niya ng mapolitika. Alam niyo na. So, ibig sabihin, ito po, ayan yung mga, yung iba po, yung mga negosyante ng gulay. Ayan po. Kung makikita niyo, grabe. Inubos ho lahat ng gulay, imbis na ibebenta nila, ipinamigay na ho para tanggapin lang yung challenge ko. Nakita niyo ho? Oh, ipinamigay na yung gulay. So, yun po yung ating yun po yung aking sinasabi, mga kaibigan. Na pero yung personal ko pong ginagawa, i-report ko po yan mamaya, ilalagay ko sa vlog ko sa YouTube kasi po sa Facebook po nawawala. Hindi ko po alam, binubura ni Facebook lahat ng aking post, kaya po sana pakisabihan yung ating mga mamamayan na dito sa aking YouTube channel magpunta. Bago po ako magpaalam, gusto ko pong ulitin, ha? Ito si Yama Akina. Ulitin ko si ano? Si Rockney. Ha? Ulitin ko po. Para makita nyo, ang dami kong viewers. Oh. Kasi bago po makatapos lang yung aking pag-edit. Baguio. May live si ninyo. Oh, para po malaman nyo, Baguio City, nagpadala po ako ng bigas. Namigay na po. Ha? 278 families FLM relief. Ayan, 278 families FLM relief Old Lokban, Baguio City, sa barangay Old Lokban, Baguio City, ha? Oh, ang namigay po diyan yung aking kaibigan na si Nino Arbarzaga, ha? Nagpadala po ako sa kanya ng bigas. Oh, ipinamigay niya po ang nabigyan pong mahihirap na inaabot ng lockdown ay dyan sa barangay Old Lokban, Baguio City. 278 families po ang tumanggap. Suportahan niyo po yung kaibigan natin vlogger na si Nino Barzaga. Eto po, ulitin ko lang. Asan yung video nito? Hello? Sandali po. Sino to? Sino to? Ah, Perla, tawagan kita maya-maya konti. Nasa live ako. Sandali lang, ha? Yun pong tumatawag ngayon, yan po ay ang board member number one ng Cagayan, ng 3rd District, si Perla Tumaliwan. Sandali po, loudspeaker ko. Perla? Sandali, nandiyan ka na rin lang. Lakasan mo yung boses mo. Okay, bakit? Oh, ganito. Tapos mo nang ipamigay yung, bali ang pinamigay mo nung una, ay yung galing sa akin ng 5 tonelada at dinagdagan mo pa ng kulang-kulang 2 tonelada. Tapos na, naipamigay na. Naipamigay na po. Oh, ganito, pakinggan mo. Pakinggan mo muna ito sasabihin ko. Yes, sir. Magpa-deliver ka sa bayan ng Santa Teresita ng 200, ng 5 tonelada. Okay, boss. Kay Rambo, yes, magpa-deliver ka. Doon sa mayor ng Santa Teresita, kaibigan ko yan. Si General Rodrigo de Gracia. Yes, kaibigan na po natin yan. Magpa-deliver ka, tawagan mo siya, sabihin mo may 5 tonelada dyan. Okay? Okay. Tapos, eto pa, magdagdag ka pa ng another 5 tons para sa'yo. Opo. Ipamigay mo dyan sa distrito mo. Tapos, yes. Pakinggan mo. Another 5 tons pakidala doon sa bahay ng ninang ko dahil ibibiyahe ng Maynila. Kasi itutulong natin yan sa DSWD. Tapos computein mo lahat at ipadala mo sa akin and then bayaran ko yan. Okay, sige po. Bali 20 tons lahat nung nakuha ko sa'yo. Tama? Opo. 5 tonelada nung nakaraan. Tapos 5 tonelada uli ngayon para sa distrito mo. At 5 tonelada ipadala mo sa Santa Teresita, Cagayan, sa bayan ng ating kaibigan na si Rambo, na si General Rodrigo de Gracia. Magaling na mayor yan. Yes, alam ko yan. Tapos, another 5 tons pakidala sa bahay ni Ninang, idadagdag ko doon sa...
Peña Blanca, idadagdag ko doon sa mga bigas doon na pahahakot ko para dito sa Metro Manila, doon sa ating DSWD rito. Kasi yung ating kaibigan, yung aking facilitator, nakipag-usap doon sa asawa ni Secretary, ewan ko, Secretary Medaldea siguro, para makapagtulong tayo sa government, sa DSWD yon. So hindi ko alam kung sinong kinausap. Basta tutulong tayo, nag-commit ako ng 10 tonelada dito sa DSWD. So yung another 5 tons ko dyan, idadagdag doon sa bigas ko dyan sa bahay para maging 30 tons yan para ibibiyahe ng Maynila. Okay. So okay. bali ang nakuha ko sa iyo is 20 tonelada, tama? Opo. Ipadala mo sa akin yung quotation at padala ko na agad sa iyo yung bayad niyan, ha? Okay. Tapos makipag-coordinate ka na kay General De Gracia, kay Mayor Rodrigo De Gracia na kunin na yung bigas o ipadala mo na sa Santa Teresita ngayon at ibo-broadcast ko na. Ha? Yes po, yes po. Maraming salamat. Yan po ang magiting na board member ng ikatlong distrito ng Cagayan. Si Perla Tumaliwan, kaibigan ko po yan. Yan po yung nagpapacilitate ng mga bigas na tulong ko sa Cagayan Valley. Mabuhay ka, alagang Perla. Ano ang mensahe mo para sa mga kababayan mo dyan sa ikatlong distrito? Eto, naririnig nila ako, naririnig ka nila. Nakita nyo naman po, meron po tayong hulog ng langit na kaibigan. Kaya ito po ang pagkakataon natin makatulong sa mga nangangailangan. At yung kaibigan na si Alagang Pierna, alam nyo naman po ang puso natin para sa ating nasasakupan. That is why ito na yung napakagandang pagkakataon para ipatama mo kung gaano mo kamahal ang kapwa-tao mo. This is now our chance, our best chance to do good to our people. Wow. Wrong. Thank you very much. Palakpakan nyo to. O, na ibang klase to. O, sige na. Paalam. At tutuloy ko lang itong vlog ko. Okay, bye-bye. Okay. Pakipag-coordinate ka na kay General De Gracia. Padala mo na yung 5 tons. Okay. Okay. Bye-bye. Okay, salamat. General Rodrigo De Gracia. Sorry, napapa-general ako. Ang tagal ko na ako kasing kaibigan ito. Mahigit isang dekada ko ng kaibigan itong general na to. Ano pa lang to? Mauupo pa lang siyang RD ng Region 2. Somehow in 2011, yata yan. Mauupo pa lang na RD to, kaibigan ko na to. Ngayon, mayor na. Magaling na lalaki to eh. Pogi pa. pogi to. Pogi, guwapo to. Pero medyo may edad na ngayon, pero guwapo talaga. Sino mas guwapo sa inyo? Aba, hindi papayag. Pag tinanong mo misis ko, hindi papayag yung asawa ko. Pag yung asawa ko tinanong mo, hindi papayag yon. Pero, Rambo! My friend! Ayan ha, pakiabangan mo yung bigas. Galing na dyan. Ha? Ididiliver dyan sa bayan ng Santa Teresita. Santa Teresita, Cagayan, mabuhay po kayo. Pagpasensyahan nyo na po yung aking munting na kayanan. Ha? Okay. Eto. Uulitin ko. Rickney Hakala namigay ng 4,130,000. Tinanggap niyo yung challenge ko. Sa mga hindi pa nakakapanood, eto, i-re-replay ko po yung video. Nakapull na to? Eto po. Ayan, Joe, kakatapos lang namin mag-withdraw, ano? So, ito na po yung ipamimigay namin sa 2,000 katao, tig 2,000. Okay, so sa 2,000 po na makaka-receive ng tig 2,000 pesos, okay, good luck po sa inyong lahat. Okay, alam ko po, hindi po kaya mabigyan lahat nito ngayon. Pero, yung mga kumpanya, malalaking kumpanya dyan, AIM Global, Royal Business Club, at saka Prontro, okay, lagpasan nyo yung gagawin ko. Okay, doblehin nyo po, kumaari lang. Sobrang dami yung pera. Hinahamon ko kayo. Okay? Kayong tatlong malalaking kumpanya, kahit kayo lang ho. Okay? Sina-challenge ko ho kayo. Okay? Mamigay din kayo ng pera. Okay, so, now, Sir Leo Francis, Leo Marcos. Okay, saludo ko sa iyo, sir. Your challenge is accepted. 4 million po ang tamimigay natin. Okay? Palakpakan nyo! Hindi po 4 million. Ito po ang kanyang pinamigay. 4,130,000. Ha? Yung mga natutulog pa dyan, nasupot. Kakalimbangin ko kayo.
pagising nyo, totoliin ko kayo. Ha? Matagumpay po ang ating mayaman challenge. Higit po sa lahat, ha? Para ito sa inyo. Hanggang sa muli, lahat ng ating mga kababayan dyan na medyo nakakaangat sa buhay, kina-challenge ko kayo, do something to our fellow countrymen. Let's help our government. Let's help our republic. Ah, wag na kayong batikos ng batikos sa ating gobyerno. Batikos kayo ng batikos, kuta kayo ng kuta. Wala naman kayong ginagawa. Ah, hindi maganda yan. Aba, anong gagawin natin? Ah, kada may gagawin ng Malacanang, kada may gagawin ng gobyerno, kukudaan nyo. Eh, ano na itulong nyo? Ah? Yung isa ba sa inyo na nagkukukuda dyan, lumabas ba kayo? Nakita nyo ba? Ipinakita nyo ba na ang sarili nyo lumabas para tulungan yung ating mga mamamayan? Tignan nyo yung mayor ng Maynila, umiiyak na. Ha? Si Yorme. Ha? Ang masasabi ko lang, huwag na kayong kuda ng kuda. Meron ho ko nakita ng mga senador, nakita ko talaga na nag-video, ay talaga hong tumulong. Ah, hindi ko na ho muna papangalanan yung senador na yun, pero sir, Mr. Senator, ayan po, dalawang kamay po yung isinasaludo ko sa'yo. Dalawang kamay po. Ah, senador yon, yung asawa niya, mayor, ah, lumabas, namigay talaga sa frontliner, as in personal. Ayun, ah, sir, senator, ayoko po magbanggit ang pangalan niyo, sir, baka mamaya magalit kayo sa akin. Pero yun lang, masasabi ko, Sir Senator, ah, kasama na po yung mayora. Saludo po, dalawang kamay sa inyo, sir. Dahil talaga pong tumulong kayo. Saludo po, ha? Alam niyo po, sir, yung maliit na ginagawa natin, maaalala po ng taong bayan niyan. Iuukit po sa puso at isipan ng mamamayang Pilipino yung ginawa niyo, ha? Kaya hanggang sa muli po, yung mga kuda ng kuda diyan, ah, wag na kayong magkukuda. Gumawa kayo muna bago kayo kumuda. Hindi yung kuda kayo ng kuda, pero kayo na may nawawala. Walang ganoon. Ha? Bahala kayo. Sige, pagtulong-tulungan nyo ako. Wala akong pae sa inyo. Okay? Ang importante sa akin ngayon, makasurvive yung ating republika. Tulungan nyo ang ating mamamayan. Tulungan nyo ang ating gobyerno. Ha? Muli, kina-challenge ko lahat. Lahat ang malalaking kumpanya. Ha? Bukod doon sa ginawa ni Rick ni Hakala na challenge niya yung End Global Royal Business Club Front Row. Ako, lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng may pera, ha? Yung nakakaluwag, let's help the government, let's fight COVID, ha? Let's prevent rallies, let's prevent anarchy, ha? O ano pang tawag dyan, tulungan natin ang gobyerno, tulungan natin ang ating republika sa pagtulong natin sa mamamayan. Alam nyo po, lahat ng ating pagtulong ay may gantimpala, hindi man dito sa lupa, ngunit sa langit meron. Ayan po, ngayong araw po na to, ang report ko po, ako po ay naglabas na naman ng panibagong 20 tonelada ng bigas at hinihingi ko lang po yung video niyan. Hinihingi ko lang po yung video niyan para po ma-display na at para maipakita, baka isipin nila kuda ng kuda. Okay? Hanggang sa muli po, yung mga aking organization, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng Alpha Caparo, ha? Yung mga chairman diyan, gumawa kayo ng mabuti. Higit tayong kailangan ng ating republika ngayon. At least, kayo ang organisasyon na sa kabila ng epidemic at sa kabila ng wala naman tayong pondo ay gumagawa pa rin na mabuti sa abot nating makakaya. Ang pangalan natin ay iuukit sa mga puso't isipan ng mamamayang Pilipino. Hanggang sa muli, kinakalembang ko kayo lahat. Abangan niyo ang aking susunod na challenge. Francis Marcos Fever. Magandang araw po.